So yan mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So gagawin natin ngayon ay sharp Akos uli. Bali ang trouble nito eh, nagbiblink. Dala-dala ng kasamahan nating technician. Nagbiblink daw. So try natin kung bakit siya nagbiblink. Nagsaksak muna natin. Dito ko yung power on niya. Scroll type to mga bro. Yan o. Nagbiblink nga siya. So mga bro, bago tayo magmuha ng action na halimbawa yung i-reprogram siya, mas maganda tingnan muna natin kung bakit siya nagbiblink. So ang gagawin natin, pasukin natin yung service mode. So ayan mga bro, bali pagpapasukin natin yung service mode, i-press natin yung center tsaka yung power sabay, tapos i-saksak natin. Ayan. Hintayin lang natin na ayan, nag-on na yung backlight natin. Ayan, nakikita nyo yung color nya, navy blue. Tapos i-press natin sa remote, sa scroll niya yung up, down, up. Tapos dapat magiging white yan. Magiging light yung kulay niya. Up, down, up. Ayun, nag-kumurap. Kaso ganun pa rin mga bro. Ibig sabihin niya mga bro, meron siyang trouble sa panel. Ay, pag pinrest natin yung gitna ng matagal, dapat lalabas na yung raster eh, kasi wala. Sabi-sabi meron siyang shortage sa panel. Possible na yun ang dahilan kaya nagblink siya. So bago natin buksan mga bro, shoutout muna tayo sa ating mga subscriber. Shoutout kay Roderick Igot, kay Trick Tech ng Karamoan, at kay Joy Masoy TV, kay Raymart Cordero ng Team Colocoy, kay Jeff Pardillo ng Kaub Surigaw, kay Michael Tagde ng Albay Bicol. Michael Tagde, parang familiar yung pangalan na to sa akin. Kay Edward Alayon ng Bulacan, kay Noel Kidayon Dalimbang, kay Romeo Milante, at kay Hermogenes Habing Jr. Yan mga bro, buksan natin yung ating ginagawang TV. So ito na yung board niya mga bro. Bali kanina nakita natin wala siyang display. Ititest natin kung may supply na pumapasok, 12 volts. Ayan sa mismo fuse, test natin dyan kung may pumapasok na 12 volts. Bali pagka nagawa na natin yung no display niya, i-reprogram natin. So isaksak ko muna, test natin kung may 12 volts na pumapasok. Bali try natin kung magpapower siya o magbiblink pa rin. Pag nagblink, pasukin uli natin yung service mode. Yan mga bro, okay naman siya, nagpower naman. Yan, i-test natin yung 12 volts. Yan, naka-ground tayo sa mismong body niya, mismong cover. Yan, yung supply ng panel mababa. 0.8, wala pa sa 1 volt. Sa kabila. Ganun din, 0.8. yung palang panel nito separate yung voltage, bagamat kasama dun sa secondary na 13.5 dadaan naman siya ng switching. Ayan o, nakalagay naman sa kanya PNL 12 volts yung supply ng panel. Yan
Galing din siya dito sa 13.5. Check muna natin 13.5 kung meron. Yan, meron naman. Tapos itong white, ito yung para sa panel. Ayan, wala siya. 0.4. Dito kasing 12 volts na to, dadaan siya ng ano, yung mga switching transistor. Tapos kapag may na-detect siya na shorted, so i-drop niya. Check natin dito. Ayan, dito siya. Yan yung magkakatabi na pin na magkakasama na yan. Ayan, 0.8 din. So try nating disconnect ngayon yung ating cable, yung LVDS. I-test natin kung magkakaroon. So wala. Try natin muna bunutin tapos isaksak natin uli, kasi na ano na yan eh, na-detect niya na may shorted, kaya ano, nag-drop siya. Ayan, nag-power ulit. Ayan, meron na siya mga bro. So ibig sabihin yung shorted natin talaga yung panel. Good yung ating board tsaka power supply. So bali ang gagawin natin mga bro, kapag ganyan kasi, ang madalas na nasi-shorted dito ay mga SMD capacitor. Ma-disconnect nga pala dito, kaya na-isolate yung ating panel. And try natin ulit mga bro. Yan, dito meron. Ito yung ground niya, tapos yung supply dito. So good. Yan. Good din yan. Yan, good din. Kapag nag-ring yung kabilaan, ibig sabihin shorted yung capacitor na yun. Ngayon, kung wala tayong makita dito, eh babaklasin talaga natin. Kaso medyo tinatama daw, kaya sungkit-sungkitin muna natin. Ayun mga bro, mayroong shorted akong na-read dito. Siya. Sa ilalim niyang, ayun o. Sa ilalim niya meron, tsaka sa taas. Ibig sabihin shorted din. Hindi nangangulugan na yan, may tunog yung kabila niya. Yan na yun, eh minsan marami yan magkakakonekta. Kaya ganun. Ayun, tulad nito. Diba? So ganito na lang mga bro, baklasin ko yung frame tapos disconnect natin isa-isa. Pwede rin kayong gumamit ng short killer, pero mas maganda eh tanggalin nyo na lang. Dati ginagamit ko short killer eh yung toroid na ano, transformer, yung mataas ang amperes pero mababa yung voltage. Pwedeng-pwede na yan. Ito, baklasin muna natin tapos. Try natin i-test lahat ng ano. Marami pa kasi yung capacitor na nakatago yun. Kahit dun sa kabila. Diba? So, babaklasin muna natin yung panel.
So ayun mga bro, bali babakasin ko na sana yung panel niya. Napansin ko itong ano niya, yung board niya. Ayun, ako papansin niyo. Parang nakadikit lang yung frame tsaka yung top board. Siguro ito mga bro, kaya nag-break siya. Sira yung kanyang backlight. Tapos pinalitan. Baka din disable na yung error. Kaso meron siyang shorted. Ayan, kaya sinukuan nila. Hindi nila alam, baka human error lang ang nangyari. Ayan o. Bali, test natin yung kaninang na-detect natin na shorted. Ito yan. Ilalim. Di ba meron? Eh, try natin ano, ito kasi yung top board nagdikit sa frame. Siyempre may mga capacitor siya. Eh, talaga magiging shorted yung reading. Try natin i-lagyan nito. Lagyan ko muna ng kalang. Ayun o. Dikit na dikit pala talaga yung ano. Tumunog pa. Ano nga bro, may kalang na siya. So, check na natin kung may shorted pa. Yan mga bro, bali nawala yung shorted niya. Oh, di ba? Sa ilalim wala. Sa taas meron. So, yun lang pala yung dahilan kaya nagkaroon siya ng shorted. Eh, dumikit lang. So, ayusin natin yung pagkakalagay. Yan mga bro, bali yung inilagay kong kalang kanina. Yun na rin yung ipinasak ko yan. Para ma-isolate na. Para hindi na magdikit uli. So, hindi na pala natin kailangan na i-troubleshoot yung ating top board. So, kaya try na natin mga bro. Kung magkakaroon na ng supply na 12 volts yung ating panel. Ngayon isaksak ko na. Mga bro, nag-blink siya. Bali, pasukin natin uli yung service mode niya. So, tulad nung ginawa ko. Press and hold. Yan, press and hold natin yung power tsaka yung center. Sasaksak ko na. Yan, power na yung backlight. Down, out pala. Up, down, up. Yun, kumurap siya. Bali, okay na yun. Tapos, press natin yung gitna. Check natin yung display kung meron na. Bali, check muna natin pala yung supply. Yun, meron na siya. 11.92. Check natin yung display kung meron. Sira na pala yung mga ano nyo. Binaklas nga ito mga bro, ginawa. Ni-repair yung backlight. Tapos, nagkaroon ng human error. Kaya naging shorted yung panel. Ayun, may display na pala siya. Kitang-kita yung raster niya mga bro. So bali ang gagawin na lang natin yan. Dahil nakita na natin yung sira niya. May raster naman na siya. I-re-reprogram natin yung kanyang memory gamit yung ating
ano, CH341A. Madali lang naman i-reprogram niya. So yun mga bro, ito na yung board niya. Bali yung memory niya ito. May na, mababasa niyo naman yung wind band 25Q64. Ayan. Marabo lang. Yan, liminaw na. Wind band 25Q64. So, kung si CH341A yung gamit nyo, eh, bubunutin nyo pa. Kagaya ng ginagamit kong pang reprogram. Pero meron naman nabibili na clip para hindi nyo nabunutin. Iipit nyo lang dito. Kaso, mabilis yung mag-loose. Kaya kung gagamit kayo nun, hahawakan nyo na lang. Para hindi siya kumalas. So, bunutin ko muna ito mga bro. Tapos, i-reprogram natin. So dito ko siya ilalagay mga bro. Nabili kong adapter sa Shopee. So ayan mga bro. So ayan mga bro, nailagay ko na. Bali bago ko siya i-reprogram, i-tester ko muna kung connected ba lahat ng pin. So ayan mga bro, okay naman lahat. Connected naman lahat. So i-reprogram na natin sa ating laptop. So ayan mga bro, ito yung ginagamit kong pang reprogram. Bali, mga naunang version pa to. Pero okay pa naman siya. Working pa naman. Dalawang slot siya. 25 at saka 24. Bali, doon tayo maglalagay sa 25. Tapos yung ng pin 1 niya yun doon. Ayun yung may tuldok, yun ang pin 1. So pa ganyan ang lagay natin. Lagyan natin sa ating laptop. Yan, na-detect na niya. Bali, open natin yung application. Ito yan. Yan, bali ganyan lalabas. Tapos makita yung sa ilalim. Device state connected. Yun. Bali, detect muna natin yung chip. Yun, na-detect na. Tapos, i-read natin. Ayun, makita sa ilalim. Bali, ganyan din yung gagawin nyo kung sakaling magsisave kayo ng bin file. I-read nyo tapos i-save. Ayun o, nakalagay na save. Sa ilalim ng data buffer. Ayun. Save nakalagay. Tapos lalagay nyo ng pangalan, kung ano yung model nya, yun ang ilalagay nyo. And mga bro, tulad ng sinabi ko, ganyan din ang paraan pagka magsisave kayo. Bawa, yan na read na. Isisave nyo. Click nyo lang itong save. Tapos, ayan, lalabas yan. Kung saan nakalagay yung mga bin file nyo. Ayan, pwede yung ilipat naman kung gagawa kayo ng folder. Pero ako nilagay ko sa documents. Tapos dito, lagay nyo yung model. Kung anong model. Bawa, ito 32, ayan, about 32, tapos LE, ganoon lang. Basta kung ano yung pangalan ng model ilalagay, tapos i-click nyo yung check, auto save na yun, nandyan na sa documents nyo. Bali, ito dahil nagbiblink siya, ay sira na itong files na to, i-erase natin. Ayan, madali lang mag-erase yan.
Erase na siya, di ba? I-read natin ulit. Bali, magiging blanco na yan. Magiging puro F na lang. Wala na to. So, ayan mga bro, bali. Pataas natin erase. Eh, ni-read natin. Ayan. Wala na siyang laman. Naging blanco na siya. So, maghahanap tayo ngayon ng bin file na akma sa ginagawa natin. Ang baba yun, ito yung kamatis niya. 40LE265M. Ayan, kung nakikita nyo. Pwede nyo i-hold yan. I-click nyo lang to. Tapos, i-hold nyo. Huwag nyo may bitawan. Tapos, i-drag nyo papunta dito. Bitawan nyo. Tapos, program. Pwede rin na click nyo yung open. Tapos, ayan, lalabas yung mga yan. Hanapin nyo yung bin file na ipang-program nyo. Tapos, i-click nyo lang yun. Automatic na siya pupunta dito. So, bali ako, gagawin ko, drag lang. Ito. Yung may nakalagay na OK bin. Yan ang ilalagay ko. Bali, itutok ko yung arrow. Tapos, right click, naka-hold. Tapos, i-drag. Papunta dito. Tapos, bibitawan. Ayan, nandyan na siya. Tapos, click program. Ngayon, medyo matagal lang yan. So, ayan mga bro, 100% na. So, i-exit na natin. Pwede natin tanggalin. So, tol na. Ilagay na natin sa ating nagawang TV. So, ayan mga bro, nailagay ko na yung memory. Try natin ngayon mga bro. Try natin kahit na hindi pa natin tinuturn ninyo. So ayan mga bro, isaksak ko na. Yun, meron siya kagad ilaw. Na hindi ko pa pinapower yun. No? Sumindo na yung backlight niya. Test natin, check natin yung display niya. Kung normal ba. Yun, normal naman yung display niya. Mga bro, ganun lang kasimple yan mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood.